Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko sa inyo full review ng Cherry Mobile Player S8. So, stay tuned guys! And so, welcome back guys! So ngayon, bago natin simulan yung video sa full review ng Cherry Mobile Player S8, magpapasalamat ako dun sa mga bagong subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat at nag-subscribe kayo sa channel namin. At syempre, huwag natin kalimutan yung mga dati ng subscriber na patuloy na nagko-comment, nag-share at nagle-like ng mga videos namin. Maraming salamat sa inyo. Malaking suporta sa amin. Malaking bagay sa amin yung suporta nyo sa pamamagitan ng pag-like, share at comment. At syempre, yung mga gusto namang sumuporta sa PinoyTube through financial form, nandyan yung mga link sa description box. Pwede nyo na yung i-click para masuportahan nyo yung PinoyTube. So, simulan na natin yung video guys. So bali, kung sisimulan ko yung fully review ng Cherry Mobile Player S8. Bali, 2 weeks ko na siya halos ginagamit guys. And meron na akong guideline sa mga na-experience ko sa kanya at sa mga opinion ko sa bawat performance na nakuha ko sa Cherry Mobile Player S8. Yan. So yung Cherry Mobile Player S8, yung pinakabago nilang release is tinatawag nilang The Game Changer. Nung una, medyo nag-aalangan ako kung bakit The Game Changer yung tinawag nila. And wala rin ako masyado ma-expect sa Player S8, kundi okay lang. Pero after 2 weeks ng paggamit ko sa kanya, parang dahan-dahan niya nababago yung expectation ko sa kanya or na-exceed niya yung expectation ko sa kanya for the price of 3,999. So, bibigay ko na yung physical tour ng Player S8 nang mabilisan lang. So, sa likod, makikita natin yung dalawang camera niya, yung 13 megapixel plus 2 megapixel, yung flash ng Cherry Mobile Player S8, yung fingerprint button niya na okay naman, gumagana siya within 2 seconds. Hindi siya simbilis ng mga super branded na smartphone and hindi rin naman siya simbagal na parang inaabot ka na ng 5 segundo bago bumukas. So, 2 seconds talaga yung parang pinaka-maximum performance niya. At yung Cherry Mobile branding. So, kulay pula siya na may kombinasyon ng kulay itim sa gitna. And plastic siya, pero okay naman sa akin kasi nagmukhang social naman. And maayos naman yung build. So sa taas ng Cherry Mobile is makikita natin yung 3.5mm na headphone, na salpakan ng headphone. Tapos yung micro USB para sa charging port na usually nakikita natin sa baba, pero ngayon nilagay na nila sa taas. Sa baba naman, makikita natin yung speaker grill niya na sa kabuuan ng Cherry Mobile is dito lang lumalabas yung sound niya, nasa baba lang. Tapos yung pinhole ng microphone. Sa right side, makikita natin yung lagayan ng SIM card na may hybrid. So, isang SIM card at isang micro SD card yung pagpipila mo or dalawang SIM card lang. So, sa left side, nandito naman yung power button at yung volume rocker niya. Sa harapan, makikita natin yung earpiece para sa sound, para pag may kausap ka. Tapos yung front camera niya. Bali, 13 megapixel din nga pala yung front camera niya guys. And sa software naman, wala naman ako masasabing masama sa software ng Cherry Mobile Player S8. Kasi yung Cherry Mobile Player S8 ay meron ng Android 9.0 na may Cherry OS 2.0 na version. So, yung OS ng Cherry Mobile, Cherry OS 2.0 is okay naman siya. Mabilis naman yung performance niya. And ang inano ko lang doon kasi hindi mo masyadong ma-personalize yung screen mo. So kung ayaw nyo ng Cherry OS, madali lang naman solusyonan yan. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang free launcher sa Google Play Store or pwede naman kayong bumili ng launcher. So bali yung ginagamit ko guys is yung Nova Launcher para dun sa mga nagtatanong. And syempre, nilagyan ko siya ng mga folder, subfolder, and tinweak ko lang yung design. So, sa Cherry Mobile, para magamit mo yung buttons ng OS niya, pag pinindot mo ng matagal yung gitna, lalabas doon yung Google. Pwede kang magtanong kay Google. Tapos, pag hinold mo naman yung square na button sa right side, tapos din-drag up mo, doon lalabas yung storage app niya. So, doon mo makikita lahat ng mga naka-install sa yung app. Para sa sound quality naman ng Cherry Mobile Player S8 is malakas yung sound niya guys and ang problema nga lang parang kinulang siya sa bass.
Tapos may high and mids din siya, yung mga tweak para yung mga sound ng bell, maririnig mo naman ng maayos. Kulang lang sa kalabog, kumbaga sa bass lang talaga siya nagkulang kasi downfiring lang siya, dito lang lumalabas yung sound niya sa baba. Tapos sa screen naman, hindi ko maintindihan bakit sobrang ganda ng screen ng Cherry Mobile Player S8. Ang dami ko nang tinesting ang wallpaper dito. Parang napansin ko may hindi naman siya AMOLED kasi sinabi nila LCD lang. Pero ang napansin ko is black is black. Kumbaga pag may color black sa screen, talagang color black yung kinakalabasan ng image. Parang AMOLED kasi ganun yung AMOLED. Matingkad yung kulay pero pag black yung pinag-uusapang color, black siya. Kaya parang na-appreciate ko kasi mahilig ako sa mga colorful na wallpaper. Karaniwan mga wallpaper ko is anime or yung mga ganito, yung mga graphic art. Ma-appreciate mo talaga yung ganda ng screen niya. And ginamit ko rin to pag nanonood ako ng mga YouTube videos na 1080p. Sobrang clear ng mga videos na mapapanood mo sa kanya kahit installan mo siya yung mga nabibili dun sa mga bangketa na magpapa-download ka ng movies for 5 pesos, ganun, 20 pesos. Napapanood mo ng maayos yung mga movie dito, malinis. And sa AnTuTu benchmark naman niya guys, halos umabot ng 80,000 yung score niya. And kung gusto niyo mapanood yung AnTuTu full benchmark niya, tsaka yung stress test niya, tsaka yung screen test niya, nandyan yung, lalagay ko yung link lahat ng mga videos ng Cherry Mobile Player S8 sa isang playlist. Makikita nyo doon, kompleto yung AnTuTu screen battery performance. Okay na okay para sa akin yung Player S8. Kasi sa battery performance niya, halos umaabot ako ng 4 hours to 5 hours ng casual to heavy gaming. Kasi ginagawa ko is chinacharge ko yung cellphone, yung Player S8 ng full charge. Tapos gagamitin ko siya sa gaming hanggang sa parang naghihingalo na siya. Tapos mag-YouTube ako para umabot siya hanggang 10%, 9%. Umaabot nga siya ng 4 hours to 5 hours. And in terms of battery charging naman, wala talaga tayong magagawa sa battery charging niya kasi ilang beses ko naman siya sinubukan ng charging, halos umaabot ng 2 hours para ma-full charge mo yung Cherry Mobile Player S8. And nandyan din yung link sa description box para kung gusto nyo panoorin yung full battery test niya. Sa camera performance naman, okay din yung camera ng Cherry Mobile Player S8. Depende sa gumagamit. Kung matalas yung mata mo para tumingin ng mga focus, okay siya. Kasi yung focus ng Cherry Mobile Player S8 is umaabot din ng 2 to 3 seconds bago siya makapag-focus. Parang nahihirapan siya mag-focus. Pero pag nakapag-focus naman siya, kaya niya mag-produce ng decent na mga pictures. And may mga link kami dyan sa description box para sa Facebook, para makita nyo yung actual image. Kasi iba pag nasa video, iba rin pag tinina mo. Siyempre, sa Facebook, siyempre, nako-convert yan eh. So, kung gusto nyo makita yung picture, i-follow nyo yung page namin na PinoyTube sa Facebook. In terms of gaming naman, para sa Cherry Mobile Player S8, marami akong teams sinubukan mga games sa kanya, from high intense gaming to casual gaming, and halos napaandar naman ng Cherry Mobile Player S8 lahat ng mga games. Huwag lang tayo masyado mag-expect kasi actually, hindi naman siya talaga gaming phone. Bali, budget smartphone siya. Sobrang entry level niya. Bonus na lang talaga na nakakapaglaro tayo ng mga magagandang games sa kanya eh. And nakakaya naman niya from medium settings, yung mga sobrang intense, yung parang mga NBA, PUBG, tapos basta yung mga bagong intense game, kaya niya from medium to low. Pero yung mga casual gaming naman, gaya ng mga Ragnarok, Mobile Legends, kayang-kaya ng Cherry Mobile Player S8. And actually, hindi naman din siya ganun kabilis malobat. So, yun nga, bonus na lang talaga nakakapag-gaming siya. Pero pasado pa rin siya sa akin para sa gaming dahil sobrang daming game ang tinesting ko sa kanya, guys. Yan. And kung gusto nyo makita lahat ng mga games na pwede nating laruin sa Cherry Mobile Player S8, i-click nyo lang dyan yung playlist ng Cherry Mobile Player S8 ng PinoyTube. Makikita nyo sobrang dami ng games na tinesting ako sa kanya. Lahat halos ng bagong games at saka mga lumang games at tinestingan natin dyan. So ang verdict ko para sa Cherry Mobile Player S8 na may presyong 3,999 is pasado sa akin performance per piso niya. Kasi kung bibilhin ko siya ngayon,
Tapos gagamitin ko siya sa loob ng 6 months ay gagastos ako ng 21 pesos per day. So sa 21 pesos per day na performance niya, nakapag-gaming na ako, nakapag-Facebook na ako, nakapag-chat na ako, and tumatagal siya ng 4 hours to 5 hours. Pasadong-pasado na sa akin yun. At kung magpapalit man ako ng smartphone sa susunod na taon, after 1 year, 12 months, so 3,999 is divided by 365 days, 10 piso per day lang yun. Kung magpapalit ako ng Player S9, sobrang sulit na sa akin yung Cherry Mobile Player S8. So wala naman akong na-experience na kahit anong bugs or sira sa kanya sa unit na nakuha ko. And syempre guys, pag-uusapan natin yung tibay, nakadepende yung tibay dun sa taong gumagamit. Kung barubal ka gumamit, ginagawa mong pamato sa touching yung smartphone mo, inuupo mo kung ano nung ginagawa mo, edi sira ka agad yun. Sa taong maingat naman, pwedeng tumagal to ng 1 taon para sa susunod nag-upgrade ng Cherry Mobile Player S9 niya. So sa mga bibili ng Cherry Mobile Player S8, sana na-inform ko kayo or nabigyan ko man kayo ng konting advice or idea sa pag-desisyon nyo sa pagbili. And kung bibili kayo, sure na kayong bibili, pwede nyo gamitin yung link namin dyan sa description box, which is affiliate link namin, and malaking tulong na yun sa PinoyTube guys. Yan. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye.